Yes, sir. Red Lock's killing. From the Sunday. Launches a three. Bang, bang. Puts up a three. Tasmania Jack Jumpers versus Adelaide 36ers. Ang parehas na koponan ay nasa bandang dulo ng pinakalatest na team standing sa NBL. Ang 36ers nasa ikawalong pwesto na mayroong 3 panalo at 5 talo, habang ang Jack Jumpers naman ay may 2 panalo at 6 na talo nasa ikasyam na pwesto. Ang parehas na koponan ay gutom sa panalo at gustong bumangon sa kanilang mga back-to-back losses. Para sa Tasmania Jack Jumpers, muli silang sasandal sa kanilang leading scorer na si Josh Adams, na gustong bumawi sa kanyang cold performance last game laban sa Southeast Melbourne Phoenix matapos umiscore lamang ng 4 points. Ang isa pang ating babantayan dito, ang former NBA player na si Will Magne, na grabe naman yung ginawa last game matapos dakdakan at mabutata ang nangunguna para sa Defensive Player of the Year na si Joe Chi. Fantastic tonight in just a lot of areas. Passion to go play was fantastic. Clean up some of those rebounds. I think we really put us in that battle. And Magnite had himself a belief in him of the player that he's going to continue to grow and be. Kailangan paghandaan to ng ating bata na si Kai Soto, no, para hindi magawa sa kanya ni Will Magne yung ginawa niya dito kay Joe Chi. Last game niya, no, laban dito sa Illawarra Hawks, nadakdakan ni Sam Froling itong si Kai at sana hindi na maulit yun. At yung dunk nga na yun ay number 1 top play of the week. But at number 1, using the spin move to find his groove, it's Sam Froling sending Kai Soto sprawling. Pero hindi rin naman nagpauli itong si Kai Soto, dahil kasama rin siya, no, sa top 10 place at number 9. Where Kai Soto got stuffed on try ones, but Kai wasn't done. On his second try, he got way up, hammer throw on Joe, getting him in at number 9. At good news, matapos ang round 8 dito sa NBL, kinukonsider itong si Kai Soto bilang isa sa mga candidate na mananalo ng Rookie of the Year. Hindi naman magandang balita ito para sa koponan ng Adelaide 36ers, dahil ang kanilang team captain at starting point guard na si Mitch McCarron ay hindi po maglalaro laban sa Tasmania Jack Jumpers. Skipper Mitch McCarron will miss tomorrow night's clash against Tasmania because of the league's COVID protocols. It's a big blow for the Sixers, who are already without big man Isaac Humphries with a knee injury. Adelaide has lost its last 2 games and sits 8th on the ladder. At dahil dito, kailangan talagang mag-step up ni Dusty Hannes, na hindi nga masyado nagpaparamdam last few games. Nako, incidentally, sa unang pag-arap ng Tasmania Jack Jumpers at ng Adelaide 36ers, ito pong si Dusty Hannes ang nanguna para sa 36ers. Sharpshooter picking the perfect moment to nail his first 3 of the season. He'd made 0 3-point shots this season, but Dusty Hannes was still ready to play the hero. Again, now here's Hannes. Shot clock's at 1. He's got to let it fly. Oh! Hannes' Hail Mary connecting in crunch time, and it was quickly clear he had the hot hand. Hannes again. Shot clock again into 3. You know, I'm away from home. They're my family away from home, so, you know, not performing those 2 games, it keeps me up at night. So to be able to come out. At bukod sa scoring ability ni Dusty Hannes, without Mitch McCarron, yung kanyang playmaking dapat din mag-step up, at yung mga turnovers ng kanilang mga gwardiya, kailangan talaga nga i-minimize yan, dahil isa yon sa mga rason, no, kung bakit sila natatalo. Siguro naman napaghandaan na nila yan, tulad ng paghahanda nitong Tasmania Jack Jumpers sa kanila. To address, and yeah, got back to it yesterday, getting ready for Adelaide, who's going to be a tough contest tomorrow night, and you know, the guys putting in the work, they're getting ready to go, and hopefully we see a good performance, particularly on the glass, and we can get out and get some easy points in transition. We've been really lucky to have, you know, everyone back on deck this week, and they're putting in the work. You know, we've got a fully healthy squad, and hopefully we get, you know, multiple guys contributing on both sides of the ball tomorrow night, so that'll benefit from a really good week on the track. So yun mga sir, no, mamayang alas 4 ng hapon, Tasmania Jack Jumpers versus Adelaide 36ers. Subukan po ulit natin mag-live sa aking Facebook page. Sa mga hindi po nakakaalam, nasa description po yung link
ng aking Facebook page, Lakas Pinoy PH. Magkita-kita tayo mamaya mga sir. At tulad ng lagi kong sinasabi, anuman ang maging outcome ng laban na to at anuman ang maging outcome ng performance si Kai, suporta lang tayo sa bata. Maraming salamat and God bless you all. Tasmania Jack Jumpers versus Adelaide 36ers. Ang parehas na koponan ay nasa bandang dulo ng pinakalatest na team standing sa NBL. Ang 36ers nasa ikawalong pwesto na mayroong 3 panalo at 5 talo, habang ang Jack Jumpers naman ay may 2 panalo at 6 na talo, nasa ikasyam na pwesto. Ang parehas na koponan ay gutom sa panalo at gustong bumangon sa kanilang mga back-to-back losses. Para sa Tasmania Jack Jumpers, muli silang sasandal sa kanilang leading scorer na si Josh Adams, na gustong bumawi sa kanyang cold performance last game laban sa Southeast Melbourne Phoenix matapos umiscore lamang ng 4 points. Ang isa pang ating babantayan dito, ang former NBA player na si Will Magne, na grabe naman yung ginawa last game matapos dakdakan at mabutata ang nangunguna para sa Defensive Player of the Year na si Joe Chi. Fantastic tonight in a lot of areas. Passion to go play was fantastic. Clean up some of those rebounds. I think we really put us in that battle. And belief in him of the player that he's going to continue to grow and be. Kailangan paghandaan to ng ating bata na si Kai Soto, no, para hindi magawa sa kanya ni Will Magne yung ginawa niya dito kay Joe Chi. Last game niya, no, laban dito sa Illawarra Hawks, nadakdakan ni Sam Froling itong si Kai at sana hindi na maulit yun. At yung dunk nga na yun ay number 1 top play of the week. But at number 1, using the spin move to find his groove, it's Sam Froling sending Kai Soto sprawling. Pero hindi rin naman nagpauli itong si Kai Soto dahil kasama rin siya, no, sa top 10 place at number 9. Where Kai Soto got stuffed on try ones, but Kai wasn't done. On his second try, he got way up, hammer throw on Joe, getting him in at number 9. At good news, matapos ang round 8 dito sa NBL, kinukonsider si Kai Soto. Kinukonsider itong si Kai Soto bilang isa sa mga candidate na mananalo ng Rookie of the Year. Hindi naman magandang balita to para sa koponan ng Adelaide 36ers dahil ang kanilang team captain at starting point guard na si Mitch McCarron ay hindi po maglalaro laban sa Tasmania Jack Jumpers. Skipper Mitch McCarron will miss tomorrow night's clash against Tasmania because of the league's COVID protocols. It's a big blow for the Sixers, who are already without big man Isaac Humphries with a knee injury. Adelaide has lost its last 2 games and sits 8th on the ladder. At dahil dito, kailangan talagang mag-step up ni Dusty Hannes, na hindi nga masyado nagpaparamdam last few games. Nako, incidentally, sa unang pag-arap ng Tasmania Jack Jumpers at ng Adelaide 36ers, ito pong si Dusty Hannes ang nanguna para sa 36ers. Sharp shooter picking the perfect moment to nail his first 3 of the season. He'd made 0 3-point shots this season, but Dusty Hannes was still ready to play the hero. Again, now here's Hannes. Shot clock's at 1. He's going to let it fly. Hannes' Hail Mary connecting in crunch time, and it was quickly clear he had the hot hand. Hannes again. Shot clock again into 3. You know, I'm away from home. They're my family away from home, so... You know, not performing those 2 games, it keeps me up at night. So to be able to come out. At bukod sa scoring ability ni Dusty Hannes, without Mitch McCarron, yung kanyang playmaking dapat din mag-step up, at yung mga turnovers ng kanilang mga gwardiya, kailangan talaga nga i-minimize yan, dahil isa yon sa mga rason, no, kung bakit sila natatalo. Siguro naman napaghandaan na nila yan tulad ng paghahanda nitong Tasmania Jack Jumpers sa kanila. To address and got back to it yesterday, getting ready for Adelaide, who's going to be a tough contest tomorrow night. And you know, the guys putting in the work, they're getting ready to go, and hopefully we see a good performance, particularly on the glass, and we can get out and get some easy points in transition. We've been really lucky to have, you know, everyone back on deck this week, and they're putting in the work. You know, we've got a fully healthy squad, and hopefully we get, you know, multiple guys contributing on both sides of the ball tomorrow night, so that'll benefit from a really good week on the track. So yun mga sir, no, mamayang alas 4 ng hapon,
Tasmania Jack Jumpers versus Adelaide 36ers, subukan po ulit natin mag-live sa aking Facebook page. Sa mga hindi po nakakaalam, nasa description po yung link ng aking Facebook page, Lakas Pinoy PH. Magkita-kita tayo mamaya mga sir. At tulad ng lagi kong sinasabi, anuman ang maging outcome ng laban na to at anuman ang maging outcome ng performance si Kai, supporta lang tayo sa bata. Maraming salamat and God bless you all.